Ngayon ay tinatalakay natin, no? Ay inaalala natin ang ating ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo or yung tinatawag nating Resurrection Day. Pero isa sa pinaka rason dapat ng isang Kristiyano ay pagdating sa Lord's Day ay yung paggunita lagi ng kanyang pagkabuhay, which is significant dapat sa isang Kristiyano ang alalahanin yung natapos na gawa ni Kristo, hindi lamang sa araw na ito. So maraming mga individual o maraming mga po-profess na tagasunod ni Kristo, ngunit ibang pananaw pagdating sa ganitong event, lalo na ngayong mahal na araw o Holy Week. So ngayon nagtatapos yung event na yon na ginugunita nila yung Holy Week o yung ngayon nga is yung tinatawag nating Resurrection Day. Pero sa oras nito, yung ating yung ating tatalakayin o ating yung aking ibabahagi sa inyo bilang sa aking devotion is yung kahalagahan o yung tinatawag na implikasyon nung ginawa ni Kristo. Kaya ito'y pinamagatan nating Jesus who absorbs the wrath of God. So ito'y makikita natin sa Galatians 3 verse 13 to 14. Pinaanyayahan ko po kayo na samahan niyo akong basahin ito. So babasahin ko siya sa ESV. So ito po ang salita ng Diyos, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is anyone who is hanged on a tree. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so we might receive the promise, spirit through faith. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dito makikita natin sa Galatians 3:13, isa sa mga sulat ni Paul sa kanyang mga mission trips or mission journeys niya. Sa Galatia, kung saan ina-address ni Paul yung mga Kristiyano sa Galatia. Not necessarily Galatians people ito, pero yung mga tao o mga tagasunod ni Kristo na naka-locate sa Galatia ay nagkakaroon ng problema when it comes sa justification o yung pagpapawalang sala ng isang individual. Ngayon, sa panahon natin, no, makikita natin ang daming mga krimen, lalo na sa ngayon. Ang daming krimen, mga kaso, nakikita natin marami sa social media, sa balita, iba't iba. Maraming mga brutal o mga iba, magagaan or something na nagva-violate sa mga batas natin. So, yung violators na to, sobrang mga, hindi lang siya hindi lang siya yung pinakamabibigat. May makikita tayong mga violators, lalo na especially dito sa Pilipinas. Hindi lang iisa o isang klase yung mga kaso o mga crime dito sa Pilipinas. Kaya nakakabahala din na sa isang komunidad, nagkakalat yung isang mga krimen o mga kaguluhan. That's why ito yung kagandahan nito. May sinserve na justice o yung mga charges pagdating sa mga iba't ibang kaso. So iba roon kinukulong, yung iba sa ibang bansa usual iba yung pag mga bigat, 'di ba, pinapatay. Depende sa bigat ng kasalanan nila. Nasa-serve yung justice or nasa-serve yung charges regarding base doon sa mga kinukumit ng isang
individual, no? May mga community usual ang ginagawa ngayon. May mga maliliit na community like barangay. May mga ordinances, may mga charges pagka nagva-violate tayo. Even sa traffic, 'di ba? So kapag ka nag-violate ka, minsan bibigyan ka ng ticket. Pagka sa traffic or minsan pagka nag-jaywalk, may nakaranas naman na sa inyo 'yun, 'di ba? Na nag-jaywalk, nag-anon, o kaya dumura kung saan-saan. This is a minor cases na minsan nalalakipan kagad ng mga charges. Pero makikita natin kung obserbahan natin araw-araw may iba-ibang kaso, may mga iba-ibang inaharap yung mga bawat community na crimes, cases na sinserva nila ng mga charges. Pero dito sa binasa natin sa Galatians 3:13, makikita natin kung sino yung charge redeemed or umako ng charges pagdating sa sinasabi ni Paul dito sa context na to. So again, pagka inaral natin itong Galatians 3:13, makikita natin doon kung paano dinidebunk ni Paul yung mga taong natuturo na they can justify yung kanilang mga maling gawa base sa kanilang mga ginagawa o kanilang works. Kaya ito, may mga bagay na yan, may mga bawat cases, they serve always charges, di ba? So, pero kung makikita natin, ang Diyos, ay ang kautusan ay binigay ng Diyos. God gives the law to put things, all things in order. Ito'y binigay para sa kaayusan. Kaya nga naman nung si Adan, o yung, when the man violates the law, the wrath of God, His wrath to execute judgment is necessary. Dahil ang Diyos ay matuwid, He is just, He is also holy, and holy. So, ang point, nung nagbigay na kautusan ng Diyos, ang pinaka-design nito is to put all things in order. Yun nga lang, dahil may nag-violate, yung kanyang justice o yung kanyang katuwiran ay kailangan maganap. Na kung saan, lahat ng mga violations, lahat ng mga crimes or cases natin ay kailangan nating harapin. Dahil ang Diyos ay matuwid at bukod sa kanyang pagiging katuwid, pagiging matuwid, siya ay banal. Banal at banal. At ang isang katotohanan nito bilang isang tao, lahat tayo ay violators. We are all guilty as violators of the law because no one can keep all the commandments. Kung sinasabi natin, kung babasihin natin sa commandments from Old Testament hanggang sa ngayon, walang naka-perfect. Even sa basic or sa 10 commandments ay binigay ni Moses. Binigay kay Moses, I mean. Walang naka-perfect or walang naka-set, naka-achieve na masunod lahat yun. Ay, makikita natin yun sa Romans 7, di ba? Pero ang kagandaan nito, but since God loved His people, He gave up His Son, Jesus Christ, to take away our sin and bearing God's wrath for believers' sins on the cross. Ito, makikita natin yung mga references sa 2 Corinthians 5:21,
sa Hebrews 9:28, yung reason kung bakit ang Diyos anak si Kristo, yung siyang umako, because he is only qualified. Mamaya ma-discuss natin, eh, mamaya mababanggitin natin to. Pero ito isa sa mga ini-emphasize ni Paul sa mga Galatia. Yung justification ay makukuha natin. Ang justification ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo at hindi sa gawa ng tao. Marami sa atin ngayon, inaakala nila na kapag may ginawa sila na merited, inaakala nila merited kaagad into their salvation. Yung iba nagpe-penitensya, yung iba nagtatry talaga magpakapako sa krus, matry nila yung sakit, pero hindi yun yung katubusan, hindi yun yung sasapat. Kasi ang pwede lamang umangkin o umako nung ating kasalanan ay yung isang Diyos na walang kasalanan. So, ang analogy natin dyan, paano mo babayaran yung utang ng iba kung ikaw may utang ka rin? Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na kaya kong bayaran ng gawa dahil hindi ito sasapat na sinabi na rin ni Paul sa Romans 3:23. Maraming nag-a-attempt na sinasabi nila, nag-a-attempt na bukod sa nag-a-attempt na kaya nilang bayar, nagpe-penitensya sila, alay lakad or something, yeah? Para masabi nilang kahit papano or ma-justify nila na linisin yung kanilang kasalanan. Sa panahon natin ngayon, ito, alam natin na yun ay hindi sasapat. Marami din ang nagsasabi na kaya nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Not knowing that our faith is a gift from God. Hindi nila alam na ang pananampalataya patungkol sa kaligtasan ay biyaya lang din ng Diyos. At hindi natin makukuha sa pamamagitan ng ating pagsunod sa o pagkumpleto ng mga sakramento. Walang makakahigit or walang makakapantay sa standard ng Diyos pagdating sa pagsunod. Dahil originally, we are hostile to God and no one seeks Him. Sinabi niya sa Romans 3:10. Kaya naman, it is only His grace that a man can see the kingdom of God and believe in the gospel. Mula lang sa biyaya ng Diyos na ang tao ay magkakaroon ng pananampalataya sa natapos na gawa niya at sa kanyang gospel. Ito'y hindi dahil sa desisyon o dahil sa pagpili na gawing Diyos ng ganun-ganun lang. Kaya napakalaking effect nung ginawa ni Paul sa buhay ng mga Galatian people pagdating sa justification, dahil nabubulagan ng iba sa kanila. Ang akala nila, yung iba, pwede na sunod lang tayo sa batas. O yung iba, sabi, magpatuli ka or something. Sundin mo yung batas. Although hindi ko sinasabi na mali ang sumunod sa batas. Dahil si mismo si Kristo sumusunod sa batas that time. Pero kung ang gagawin nating rason or ang gagawin nating ang ating iisipin na ang pagsunod sa mga batas ay magliligtas sa atin and mag-isip-isip tayo. Dahil ang Diyos lamang sa kanyang biyaya
nung tayo'y nakapakinig, nung binigay sa atin yung ebanghelyo, tayo'y nagkaroon ng pananampalataya sa kanyang natapos na gawa. And vice versa, marami rin namang nagsasabi o marami rin namang naniniwala na dahil sa grasya na ibinigay ng Diyos, inaabuso nila to. Dahil alam nilang di na sila bounded ng law. Ang ginagawa naman ng iba is inaabuso upang masunod yung kanilang mga evil desires o yung kanilang mga masasamang hangarin. Ito yung isang mga danger bilang isang Kristiyano na makita natin itong dalawang bagay na to. To rely on our works and to abuse the grace of God. Kaya dito sa dalawang verses na to, napakaiksi lang nun, ano ba yung dapat natin makita bilang isang Kristiyano? Bilang ano ba yung dapat nating maintindihan sa ibinahagi o sa isinulat ni Paul para sa mga Galatia? Una, makita natin the weight of our sin and its charges. Marami tayong pwedeng piliin. May mga krimen na pwede mong piliin. Mabigat o magaan. Pero mga consequences, judgment and mga charges ay hindi mo mapipili. Isa sa mga katotohanan na dapat nating malaman bilang Kristiyano. Kaya madalas hindi natin naiintindihan yung totality ng pagmamahal ng Diyos because hindi natin nakikita yung kabigatan ng ating kasalanan. Si Kristo yung tumubo sa atin, si Kristo ang umangkin ng ating pagkakasala. Yung cursed. Yung sumpa ng yung sumpa ng kautusan na kung saan tayo saklaw lahat noon. Inangkin lahat ni Kristo yon. Pero maiintindihan lang natin yon kung talagang nakikita natin yung bigat ng ating ginawang kasalanan. Pangalawa, our works can't redeem. Our works can redeem us from the wrath of God. Hindi natin matatakasan ang puot ng Diyos. Lalo na kung aasa tayo sa mga gawa natin. Kung tayo ay naniniwala na kaya nating maligtas sa magitan lang ng gawa natin. Iyon yung isang nakakatakot bilang isang nakiklaim na Christian. And yung pangatlo, God loves His people and Christ is the only qualified to bore our sin because He is holy. Yun yung isa natin makita doon. Dahil siya yung banal, walang ibang pwedeng magbigay noon ng kasapatan o makakamit ng kanyang demand ng kanyang hustisya, kundi ang taong o kundi ang isang banal na Diyos din. And yung pang-apat, keeping the law of God must be evident to those who believe in Him as our worship and thanksgiving to the triune God. Hindi masamang i-keep yung batas. Yung kanina, kung sinasabi natin tayo ay nagre-rely lang sa ating hindi masama na tayo ay sumunod.
magpasakop sa batas kung saan tayo nasasakupan ito. Pero kailangan nating maisip na kaya tayo sumusunod, kaya tayo, dahil tayo yung mga niligtas na, tayo ay mga tinubos na ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Ating ginagawa ito para sa kanyang kaluwalhatian, nagpapasalamat sa kanyang natapos na gawa. Kaya, ito yung ating conclusion sa umagang ito. Bilang isang Kristiyano, we must remember that God is just and holy. And He is loving God. Kaya nung sinabi ko na ang Diyos ang siya nagbigay ng law for us to put in order, dahil He is holy and He is also loving. Kaya isa sa mga nabasa kong book, and sinabi ni Piper sa kanyang isang book, if God were not just, kung hindi siya matuwid, there would be no demand for His Son to suffer and die. Hindi na kinakailangan na namatay ang kanyang anak, bugtong na anak, na maghirap at mamatay. And if God were not loving, kung hindi siya mapagmahal, there would be no willingness for His Son to suffer and die. Pero iba ang Diyos. He is just and loving. Kaya naman, His love is willing to meet the demands of His justice. Yung kanyang pagmamahal ay willing na bayaran yung demand ng kanyang katuwiran. So makikita natin bilang paalala sa ating mga Kristiyano, yung bigat ng ating kasalanan at na ginawa ni Kristo. Maging paalala sa atin na tayo bilang makasalanan ay walang kayang gawin upang bayaran yun. Kaya sa oras ito, kung inaakala natin na pwede nating i-merit yung mga bagay na nagagawa natin sa atin, mag-isip-isip tayo, dahil lahat ng ito ay patungkol kay God for His glory and for His para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po. Maraming salamat po sa natapos mong gawa. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na siyang umako ng aming kasalanan. Panginoon, alam namin kami ay makasalanan. Alam namin na kami ay nagkasala laban sa inyong batas, Panginoon. Kami ay patuloy na nagva-violate. Pero salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na siyang tumubos sa amin, siyang nagbayad ng aming kasalanan, Panginoon. Nananampalataya kami sa inyo at aming dalangin na patuloy mo kaming linisin. Sa magitan ng iyong natapos na gawa, Panginoon, kami ay patuloy na susunod sa inyo bilang aming pasasalamat, Panginoon. Hindi ito ang magliligtas sa amin, Panginoon, kundi ang iyong pagkabayubay sa krus, Panginoon. Salamat dahil mabuti ka. Salamat dahil kayo mapagmahal at matuwid. Hindi nyo pinabayaan, Panginoon, ang iyong mga hinirang upang magbayad ng kanilang mga kasalanan. Salamat dahil kayong Diyos na mapagmahal, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy ka naming titingalain, patuloy ka naming
sasambahin sa aming buhay, sa aming paggunita ng aming Lord's Day. Patuloy ka naming aalalahanin sa natapos mong gawa. Ngayon ay tumanim sa amin isipan, Panginoon, na yung pagkabuhay, yung resurrection ay maging comfort namin bilang Kristiyano, maging kaparaanan na kami ay laging magpasalamat sa inyo, maalala ka namin sa araw-araw, Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat linggo na aming haharapin, aming pagsasalu-saluhan, Panginoon. May i-celebrate namin ang iyong natapos na gawa. Salamat, Panginoon, dahil dahil kayo ay banal. Salamat dahil kayo ay mapagpatawad, Panginoon. Kaya sa inyo po ang kapurian, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yeah.